Magandang araw po mga kapatid. Ako po si Sister Rox, in case nakalimutan niyo na ako. Today I was inspired to give a summary of my learnings for the past few days. Alam niyo po ngayong quarantine season, ang atin pong choir, alam niyo naman, ay patuloy pa rin ang trabaho. We continue to record worship songs na kinakanta sa prayer meetings, sa mga misa. And for those na hindi familiar po dun sa aming setup, ang ginagawa po namin, si Brother Rani, our musical director, records yung vocal guides para sa bawat boses, and then ipapadala po niya sa amin yun through email. And then, ang gagawin namin, papakinggan namin, sasabayan namin kantahan yung kanyang guide. Tapos, we're going to send back our vocal recordings to him. Tapos, siya yung magmimix nun. And then, yun na po yung magiging output namin. Yun na yung naririnig ninyo kapag prayer meeting or kapag mass natin. And, today, as I was recording my voice para isend sa kanya, I realized that ang dami pala akong natututunan tungkol doon sa paggawa ng mga recordings. And I want to share with you just a few of my realizations. Let's call it mga music musings. Yan. My music musings in this quarantine times. Number one, yun po pala, brothers and sisters, mahirap po pala na gumawa ng isang output nang wala kang guide or wala kang batayan. Lalo na po ngayon dahil we don't have music practices, sometimes we forget yung mga tono. No? Tagal na kasing hindi nakakanta, ilang buwan na. Or sometimes bago yung song. So, not all of us know the alto part or the bass part, tenor part, or even the melody. So, yun po, talagang I realize that we rely so much on Brother Rani's recording. Nagre-rely kami talaga dun sa boses niya. Na kung wala yun, baka hindi namin makakanta ng tama. Or kapag minix niya, baka sali-saliwa na yung mga tono. And that, brothers and sisters, is my first realization about the Word of God na yung mga times na to. Na iba pala kapag meron kang guide talaga sa buhay. God's Word is something that I really hold on to. That in my day-to-day life, ngayon na hindi nakakalabas o bihirang-bihirang nakakalabas, It's really difficult to just go through life on my own. Kailangan sa bawat araw naririnig ko yung boses niya. Kailangan sa bawat araw nalalaman ko kung ano yung gusto niyang ipagawa sa akin or kung ano yung message niya para sa akin. And I try my best to remember it. I try my best to write it down, to post it, to place it in my journal. Kasi po, ang hirap eh. Pag boses ko lang yung naririnig ko, parang minsan hindi ko alam kung tama pa ba yung iniisip ko or saan ba papunta tong mga thoughts ko. First realization that it's easier to go through life or it's more peaceful to go through life with God's voice guiding us. Amen po. Pangalawang realization ko, alam niyo po, pagka po may sinasabayan kaming vocal guide, whether may instrumentation or boses lang ni Brother Rani, pagkasabay namin, o ako at least, pagkasabay kong kinakantahan yun, parang hindi ko naririnig masyado yung mga mali ko eh. Kala ko ang ganda-ganda nung pagkakakanta ko. Pero alam niyo po, kasi I go over my recording to check na walang background noise, na walang masyadong piyok-piyok, kakahiya eh.
But when I go over my recording nang wala yung guide, wala yung instrumentation, nothing masks my own voice. Sa totoo lang po, nahihiya ako. Nahihiya ako sa output. Kasi dinig na dinig ko yung mga konting sablay ng tono, parang ang pangit pakinggan. Or yung medyo sumabit yung boses. Or hindi gaanong naabot yung nota. Parang gusto ko i-delete lahat, tapos ulitin na lang. Kasi nakakahiya na, it's mortifying. It's really embarrassing to listen to it. And that is my second takeaway that I would like to share with you. Na, alam niyo po, kapag may mga background noise tayo sa ating buhay, no? When we're distracted and we just go about our daily routines, hindi po natin napapansin yung mga maliliit na sablay natin. Yung we just go along kasi iniisip natin, mukhang okay naman eh. Marami naman akong kasama, marami namang ibang taong ganyan din mag-isip. Marami naman akong taong nakikita na ganito yung ginagawa. But when we pause and we reflect and we try to see kung, teka lang, ano ba talaga pag ako na lang mag-isa at nagdadasal na lang ako at wala nang ibang ingay at wala na akong tinitignan ng ibang tao, how am I really doing? Am I doing well? Am I still okay? Is my life really, kumbaga, pag in-inspect ito ni Lord, is my life really a good life? A holy life? And brothers and sisters, I can bet na pag ginawa natin yon, when we self-reflect on our own before we retire for the night, siguro makikita natin na, naku, Lord, ang dami ko palang sablay. Pwede bang ulitin na lang natin yung araw? Pwede bang ulitin natin yung linggo? Pwede bang burahin mo na lang sa isip mo yung mga nagawa ko na mali? Yun. That's my second takeaway. Na minsan pala nakakahiya. Nakakahiya pala minsan kay Lord na i-present yung buhay natin kasi ang daming mali. My third takeaway or my third realization is this, na pagka napadala na po namin kay Brother Rani yung aming recordings, we wait a while, siguro a couple of days, 1 or 2 days, then pinapadala niya sa amin dun sa group yung final mix, kung tawagin, the final mix of our voices, na inedit na niya, inayos na niya, tinanggalan na niya nung ginawa na niya ng kanyang magic. And we listen to it. And minsan nakakatindig balahibo sa ganda. Hindi po dahil ang ganda-ganda ng boses namin. I should know kasi yung mga submissions ko po talaga minsan may mga sablay. But when we listen to the final mix, parang, wow, ang ganda. Ang ganda. And yun po ang aking third realization. That sometimes we, a community of imperfect people who give to God our imperfect lives, marami pong mali, maraming sablay, na minsan nakakahiyang pakinggan o nakakahiyang i-examine ang ating mga buhay. When we offer to Him, when we submit to Him our lives, and when we offer to Him what we can in worship, you know, He does magic to it, and He makes it really good. He makes it into a harmonious sound na magandang pakinggan, na makakatouch ng buhay ng maraming tao, na makakaminister sa mga taong nangangailangan. And brothers and sisters, hindi po ba ganyan yung nangyayari sa atin? All of us here in community who serve in ministry, or kahit member lang tayo, ordinary member, we seek God and we offer to Him the lives that we lead. We offer to Him what we can, whenever we can, however we can. Pero hindi man yun perfect, hindi man yun yung
kumbaga hindi man yun yung pinaka-excellent na ini-expect natin, na gusto nating ibigay sa kanya. As long as it's something that's offered really from the heart and something that is the best that we can give, siya nang bahala. God does wonders. He works His miracles and He makes all things good. Amen.